Sabi ng forehead mo, isuhat. Anong sabi mo? Sabi ko, ang forehead mo parang kamatis na. Guys, tips pa ha. Dapat pag nag-ano kayo, ilagay ninyo din. Hello guys, pakita ko sa inyo yung aking bulaklak dito sa harap ng aming bahay. Yung munting-munting lupa ko, parang palad lang kalaki. Anyways, ito ay hustas. Every year yan, bumabalik yan. Sa winter time, mamamatay siya. Pero pagka springtime, lalabas naman. Tingnan nyo ito yung bulaklak niya. Ganyan lang siya. Tingnan nyo yung kalaki ng dahon niya, guys. Yan, tingnan nyo. Napakaganda yung kulay niya ng dahon. Itong isa, ibang klase rin siya. Puro green naman siya. Pero hustas din ito. Meron siyang bulaklak din, iwan ko lang kung hindi pa ata siya nag-start na mamulaklak. Medyo late ata ito. Ah, ito na pala siya, oh. Ayan. Pero anyways, ang kagandahan nito kasi every year yan siya bumabalik. Mamamatay siya winter time, pagka springtime lalabas naman. Ito naman ang aking tinatawag dito na hydrangea. So every year din ito bumabalik. Medyo ano lang siya ngayon dahil kulang lang siya sa tubig dahil sa sobrang init dito. At saka ito yung aking roses, na ang tinatawag nitong roses na ito ay Queen Elizabeth siya na variety. Walang tigil ang pamulaklak niya rin kasi kahit yun o na ano na, pero still marami pa rin yung susunod na mga bukol na yan, o. Ayan. Yan, super, ano, walang tigil na pamulaklak, as in, nakakaaliw siya kasi paglabas mo dito sa pinto namin, yun ang makikita ko. So, yun lang, maliit lang yung aking, ano, dito kasi mahal talaga dito ang mga lupay, no? Nakatira lang ako sa maliit na bahay. Ayan, ito naman, tinanim ko lang ito na, ano, ayan, begonia ito. Yan. Tapos, ito guys ay tinatawag na trumpet. Mamumulaklak ito guys na napakalaki. Dati may tinanim ako nandyan, kaso lang during the winter time, mamamatay. Ang ginawa ko nito, nagputol ako at nilagay ko sa loob ng bahay. Tapos, nag-roots lang siya for the whole winter time. Tapos, ito naman, I forgot kung anong pangalan nito. Ito naman ay tinatawag na chrysanthemum. Pag bulaklak, mamulaklak ito siya during naman ng fall. Yung parang Halloween, namumulaklak ito. Napakaganda rin. Ayan ang maliit kong kunting bulaklak. At of course, mayroon ako ditong Philippine flag at Canada flag na may begonia. At mayroon ako ditong palmera, kaso lang sa sobrang ano naman sa loob ng bahay, that's why pinalabas ko. Ayan lang, maliit lang yung aking garden sa harap ng bahay ko, pero doon sa bahay ng amo ko, as in ang laki doon na minimaintain ko. Ayan, ito ginagawa ko itong Christmas tree pag Christmas, kasi ito hindi na mamatay siya. Pero ngayon, siguro sa ano na, sa sobrang init din, nag-brown ito. Pero, okay lang yan. Anyways, ayan. Pakita ko rin sa inyo yung tanim kong mga gulay sa taas. Hali kayo guys, punta tayo sa taas. Ayan guys, nandito na tayo sa aking maliit na patio. Ito guys, ang sayote ko. Tingnan ninyo guys, oh, yung kanyang. Oh, look at that. So cute. Nagsisimula na siya mamumunga yung aking sayote. Take note, nasa pots lang yan. Ang sikreto ko, ayan oh, banana, oh. Ito yung, I think, ang kapi na yan. Tapos yung mga itlog na yan. Tingnan ninyo guys, yung aking tanglad. Ayan, ang aking mga kamatis. Tingnan ninyo. Tinalian lang yan, o, kasi para hindi siya natutumba. Ang sikreto pati yan, tanggalin ninyo yung mga tawag nito, yung mga dahon dyan sa puno na yan dyan, para mayroon siyang air at saka sun. Tapos take note ninyo guys, ha? Pwede nyo putulin yung ano, at saka magkaroon siya guys ng roots. Tapos nyan, pwede ko yan siya itanim. Itanim ko yan siya. May nagsabi lang sa akin, tingnan nyo talaga guys, oh, nag-roots na siya. Ayan. Tingnan nyo, nag-roots na siya. Pwede ko na ito itanim. Ayan. Ang galing, no? Imagine na, wala akong lupa dito sa Canada, pero nakapagtanim ako. Ay, tingnan ninyo, ito yung tinatawag na kale. Pang salad ito, guys. Tingnan nyo itong aking lettuce, oh. Really green.
At guys, take note. Ito ang akin laurel. Laurel ko yan, guys. Hopefully, maging ano yan. Shout out kay Nanay Daisy. Oh, binigyan niya yan sa akin. Ayan. Tapos ito ang aking cucumber. Nagsisimula na rin siya na magbunga. Ayan. Tanggalin niyo yung mga dahon dito somewhere sa, I mean like dito sa puno para mayroon siyang air dyan sa soil at saka sun. Tapos ito naman yung Vicks. Hindi, mint. Peppermint. Ibang klase na peppermint ito. Tapos ito yung aking pepper. I'm not sure. Oh, yung hot chili peppers, I guess ito. Hindi ko lang na ano. Ayan lang yung maliit kong ano. Ayan yung aking ampalaya. Namunga siya ng ano. Hopefully, iwan ko anong klase itong ampalaya ko. Maliliit siguro na. Ay, super liit na ano ya, variety, I guess. Ayan, pero yung tomato ko, looking good. Ayan, tingnan nyo yung aking cherry tomatoes. Look at that. Isn't that amazing? Aww. Ayan. Guys, tips pa ha. Dapat pag nag-ano kayo, ilagay ninyo din sa parang balde para pag water ninyo ng inyong mga tomatoes or inyong mga plants, yung water hindi lang siya mag-drain. Dahil sa sobrang init din dito sa summertime, kailangan din yung soil niya, basa rin siya, guys. So tingnan ninyo, oh, naka-ano yan, oh, tingnan ninyo yung tubig, parang nandyan lang siya. Kasi dahil sa balde, nandyan lang yung tubig, hindi na drain. Kasi di ba minsan pag nag-water kayo, akala ninyo no, basang-basa na. Pero guys, hindi yan. Sa gitna pala yan, hindi pa yan basa. So ito, the best iyan na ilagay ninyo sa balde. Anong iwan ko sa Tagalog? Ano ba yung tawag na yan? Anyways, ayan, tingnan nyo kahit ito. O, nilagyan ko yan sa dyan ng ano. Para yung tubig niya, hindi siya ma-drain out kaagad. Kasi para naman may protection yung sa sobrang init. May makukuha pa siya ng ano, source of fluid sa ilalim dyan. That's why, ayan, tingnan ninyo. Exciting yung aking mga tomatoes. I-update ko lang kayo sa susunod na pag talagang hinog na hinog na. Tingnan nyo ito. Mayroon akong ditong bulaklak. Ito, na bulaklak ito ng puti. Na napakabango, guys. Ayan, so far, ito lang ang aking maliit na balcony na may munting halaman. Yung aking tanglad na galing Philippines. Exciting, oh. Tingnan ninyo. Galing, no? So, sikreto. Yan ay ang eggshells. At saka ito ang saging. Tapos may mga kape yan dyan. Ayan. So, yun. Yun, guys. So, dapat mag-plant tayo para na may i-harvest tayo. Sa susunod, hindi na ako bibili ng ano, oh, tingnan niyo yung kamatis ko. Amazing, di ba? Galing, galing. Oh my goodness. Everyday parang nakaka-excite pag nakita mo yung kamatis mo na lumalaki. Ang ganda nito kasi ibang variety ito, ibang variety din yan. Ayan. So far, yun na yun ang aking mga halaman. So, ayan, pwede ko na yan matatanim yan sa susunod. Dalhin ko na lang ito siguro sa work ko kasi marami doong matataniman ko. Doon ko na lang siguro dalhin ito. Ayan. Ay, manguha ako dito ng ano ko. Ng dadalhin ko para makain ko. Ayan. Ay. Pero sa akin, sa doon sa ano ng amo ko, marami rin ako doon eh. Ayan, kuha tayo para hindi na lalo, masyadong matanda na ba? Kasi masarap ito pag baby pa kasi. Hindi pa masyadong ano, matamis-tamis pa siya, guys. Matamis na ano, na mga dahon na which is. Yes, sir. Yes. Ayan. Ayan, sir, oh. Ha? Ayan ang tomato, sir. Are these peppers? No, that's tomatoes. What is this? Ayan. Tomatoes? Wow, alright. Oo, ayan. Wow! Where are the jalapenos? Ito, ito. Out there? Hindi ko lang alam what kind of variety is this. Kailangan ng water so, ito. What is this one? This is sayote. Oh. Tingnan mo, oh, pang, oh. Ayan na, pang, oh. Ayan, oh. Namunga na siya, pang. Ha? Hindi, ah. Hindi ko nagsabi niyan.
Grabe ng forehead mo, it's so hot. Anong sabi mo? Sabi ko, ang forehead mo parang kamatis na. Magrabe. Oh, ayan oh, kaunon mo na oh. Kuha na. What? Ayan. Oh, ayan oh, dami kong pats oh. Nanay Daisy, thank you, thank you. Ayan, ah. Vancouver yan, padala ko yan sa Pilipinas. Te, ano na? Lakat na ta? Ayan, ayan, ayan. Ay, exciting talaga ako dito sa aking cucumber. Ayan. Sige na. I bring this in my work, pang. Pang. I bring this in my work so I could plant over there. Lagay ko lang dyan. Okay, guys. Thank you for watching, guys. Dapat magtanim tayo para may aanihin. Okay? Okay, pang. What can you say, honey? I can say a lot. What can you say then? Okay, guys, thank you for watching. See you next time. Bye for now. I love you all.